December 17, ilang araw bago magpasko, binaybay ng aming team ang norteng bahagi ng Palawan para sa mga balita hinggil sa pagtama ng bagyo sa ilang munisipyo dito. Sa bayan ng Rojas, kung saan sinasabi ng PAGASA na maglalandfall si Bagyong Odette, abala na ang mga otoridad sa pagpapalikas ng mga residente, lalo na sa mga island, sitio, barangay. Ilang oras din kaming nanatili dito bago kami nagdesisyong umusad na patungo sa mga bayan ng Taytay at Innido, bagamat makulimlim ang paligid, hangin at panakanakang pag-ulan, hindi namin randam ang panganib na dala ng binabantayang bagyo sa Palawan. Sa bayan ng Taytay, may iilang tila walang alam sa bagyo at may ilan namang naghahanda para makasiguro. Alas 11 na umaga, dumating ang aming grupo sa bayan ng Innido. Matinding hangin na at unti-unting paglakas ng alon ang humahampas na sa dalampasigan ng Bakrit Bay sa bayan. Naging maagap ang MDRRMO ng bayan. Agad na nailikas ang mga residente na nakatira sa mga lugar na mapanganib sa baha at posibleng landslide. Alauna ng hapon bago kami lubusang makalabas ng bayan ng Innido, dalawang puno pa ng mangga ang bumagsak sa kalsada ng barangay Kurungkuro na kailangang maalis bago kami makadaan palabas. Habang nasa biyahe, ilang kilometro na lang bago kami dumating sa bayan ng Taytay, nang bigla kaming napatigil dahil sa malakas na ulan at hangin na nagpabuwal ng mga puno at humarap sa kalsada. Oras din kaming tumigil sa lugar bago kami tuluyang tumulak pasado alas 5 ng hapon noong December 17. Ang aming naisip, makarating lang sana sa bayan ng Taytay, ilang kilometro ang layo mula sa Igang-Igang. Dito na sana namin plano magpalipas ng gabi dahil sa pangambang maaari kaming mabagsakan ng nabuwal na mga puno. Dalawang oras pagkatapos namin matrap dito sa lugar dahil sa mga sunod-sunod na mga punong naputol dito at bumagsak sa gitna ng kalsada, ang ginawa na lamang namin, nagtulong-tulong yung mga driver ng mga sasakyan para unti-unting mahawi yung mga puno na kumarang dito sa kalsada at isa-isa nang makalusot ang mga sasakyan. Pero dahil nahagip din ng bagyong Odette ang bayan ng Taytay, ikinagulat namin ang aming nakita pagdating sa bayan. Wala nang makainan dahil winasak na ng hangin ang mga kagamitan sa restaurant na aming nadaanan umaga bago kami tumungo ng Innido. Bagsak din ang mga bahay kung saan sana kami magpapalipas ng gabi. Nawala ng kuryente dahil sa mga poste ng kuryenteng naputol. Dahil sa nangyari, mapanganib man, naging positibo pa rin kami na makarating sa bayan ng Rojas ng gabi ding yun. Matinding ulan na may malakas na hangin ang aming naranasan at sa kabila ng maraming punong nagsitumba sa aming daanan, nakarating pa kami sa barangay Abongan Taytay at dito na namin pinilit na magpalipas ng gabi. Kinabukasan, maaga kaming nagising at nanlumo kami sa aming nasaksihan. Mga bahay na kung hindi man nabuwal,
tinangay ng hangin ay wala ng mga bubungan. Mga puno na nakaharang pa din sa mga daan at mga residenteng puno ng pag-aalala para sa kanilang kabuhayan. Matapos ang matagal na biyahe at sa tulong ng ilang mga residente, commuters, nagtulong-tulong na maalis sa mga puno sa gitna ng kalsada. Halo-halong emosyon dahil sa ganitong sitwasyon, walang anumang ahensya ng gobyerno ang tumulong para sa mas mabilis na maialis ang mga nakabarang puno sa mga kalsada at makausad na ang mga sasakyan. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe, makikita ang ilang mga residente na sinusubukang kumpunihin ang mga bahay na sinira ng bagyong Odette. Mga pananim, marami. Ano mga pananim nyo? Mga saging po, kamuting kahoy. Puro buwal, maliliit pa. Yung bunga. Pasado alas 11 ng umaga, nakapasok na kami sa bayan ng Rojas. Pero kung anong panlulumo ang aming naramdaman, pagdaan namin sa bayan ng Taytay, doble ang aming lungkot pagpasok namin sa bayan ng Rojas. Ano, dala ko yung truck, Nadatnan namin si Nanay Rosana na nakaupo sa harapan ng kanyang bahay na wala ng bubungan. Nagkalat ang mga basang gamit sa loob ng bahay. Ang mga pananim ay nasira at halos wala nang natira sa kanyang kabuhayan. Yung kailan pang wala na kaming kapira-pira, ito pang nangyari. Kaya yung pumunta ng San Vicente yung asawa ko, kaya papuntahin dito yung mga anak ko pag magpatulong nito. Kung paano ito. Lahat ng kasangkapan namin, sira. Sa Rojas Town, nagkalat ang mga punong nabuwal sa bawat kalsada at sira-sirang mga bahay. Hindi din nakaligtas ang gymnasium ng bayan ng Rojas. Tanggal at sira-sira ang mga bubong. Wasak din ang mga establisimento sa bayan. Ang mga poste ng kuryente, maging ang terminal ng bayan, winasak din ang bagyo. At matapos ng dumaan ang bagyong Odette kahapon, muli naming binalikan itong Barangay 4 dito pa rin sa bayan ng Rojas sa Palawan at ito na ang aming nakita. Dito namin nakilala si Princess na umaasa na makikita pa rin ang kanyang nawawalang asawa na matapos tumaob ang sinasakyang bangka noong kasagsagan ng bagyo. Dalawa po yung nawawala sa pamilya namin. Sa ibang bangka? Dalawa po kasi yung bangka po ni tatay. Yung nagadala po ng isa yung asawa po ng kapatid ng asawa ko. Bayaw niya po. Hindi po nawawala din po yung sila hanggang ngayon hindi pa rin pinakita. Pati yung bangka. Unang araw pa lang matapos ang bagyo, umabot na sa 25 ang napaulat na nawawala sa nasabing bayan, kabilang na ang asawa ni Princess. Habang sa di inaasahan, isa ang nasawi sa landslide sa Barangay Tinitian sa bayan pa rin ng Rojas. Umabot na sa mahigit kumulang 24 na oras ang katawan ng kapatid ni Chris na nasawi dito, habang ang asawa nitong matinding na pinsala dahil sa mga bato at lupang bumagsak dito, hindi pa rin napuntahan para ma-rescue. Asawa ko ba nag-ihintay dyan ng rescue? Kaninang umaga pa. Yeah.
Kayang tumayo ng asawa mo? Hey, hirap pa siya maglakan. Kahit magalaw nga, hirap-hirap na. Dahil sa mga sirang kalsada, tulay patungo sa lungsod ng Puerto Princesa, pinili naming manatili sa bahay ng Rojas sa loob ng 3 araw bago kami umuwi ng Puerto Princesa sakay ng bangka mula sa barangay Longogan na matindi ring sinalanta ng bagyong Odette, kung saan 5 ang napaulat na nasawi, mga bahay na nasira at nawalan din ng kabuhayan. Parang kung parang isipin mo, panaginip lang ba ito? Ano ba ito? Totoo ba, di ba? Dating napapanood lang. Dating nakikita lang namin sa TV o saan. Ano ba yung actual na nangyari sa buhay namin? Malungkot. Parang kung titingnan mo, parang yung dibdib mo parang sasabog. Sobrang awa. Lalo na sa mga bata, nag-iiyakan, nag-tawag na mama. Siyempre, takot na takot. May trauma yung mga bata. Nagka-trauma. Ang bagyong Odette na sumalanta sa bahaging norte ng lalawigan at lungsod ng Puerto Princesa, ilang buhay ang nawala, napinsalang kabahayan, nawalan ng kabuhayan, mga infrastruktura at agrikultura. Hanggang sa ngayon, ilan pang munisipyo ang walang kuryente, tubig at linya ng komunikasyon. Sa kabila ng nararanasang kalamidad sa buong lalawigan, nananatiling positibo ang mga mamamayang apektado ng bagyo. Mahirap man sa ngayon ang kanilang sitwasyon sa buhay, sa patuloy na pag-abot ng mga tulong, makakabangon ang maraming Palawenyo. Ako po si R. Phil Balyarta at ito ang Palawan News.